Praise the Lord, everybody. Greetings you all in the name of Jesus. Today, we will discuss about the power of choice. But bago natin ito umpisahan, is manalangin muna tayo. Lord Jesus, patuloy ka namin pinapasalamatan, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon, sa mga pagpapala, Panginoon. Lord God, as we continue to study your word, the Lord God, patuloy mo po kami, Panginoon, na i-anoint sa iyong Holy Spirit, Panginoon, na we can fully understand your word, the Lord God. Anoint the hearers and me, O Lord Jesus, as we study your word, the Lord God. In Jesus' name, amen. Ito yung lesson natin ngayon is the power of choice. So, nakita natin dito na si Adam at saka si Eve, yung nilikha sila ng ating Panginoon, nilagay sila sa Garden of Eden. So, ito pinoprovide ng Panginoon lahat ng pangangailangan nila. Hindi na sila magtatrabaho dahil ang ginawa lamang nila ay magpupuri sa ating Panginoon. Wala silang ginawang iba dito dahil tanan pinoprovide na lahat ng mga pagkain nila. Kaya yung buhay ni Adam at saka ni Eve dito ay parang paraiso. Kasi maganda talaga ang buhay nila dito. So, mabasa natin the second chapter of Genesis, ito yung creation sa man at saka sa woman. Ito'y nagbibigay ng specific details din. So, itong chapter na ito nag-reveal sa ating Panginoon na God planted a garden eastward in Eden. So, where He placed the man, Adam, the garden was beautiful place, growing every tree that was pleasant to the sight and good for food. So, ito na ang sinasabi ko na wala na silang hindi na sila dapat magtanim pa, maggawa pa ng effort kasi pinoprovide ng Panginoon lahat sa kanila. So, tingnan natin yung illustration. So, a river went out of the Eden to water the garden into the paradise. God put Adam with instruction for him to dress and keep the garden. So, ang forbidden, ito yung forbidden tree na nilagay ng ating Panginoon. Itong commandment ng ating Panginoon kay Adam na binigay niya na he was not left to his own will. One thing was forbidden him. God said, of every tree of the garden, thou mayest freely eat. So sabi pa ng Panginoon na lahat ng pagkain dito sa garden, makain mo. Pero except ito na tree. Nang dahil ito na tree sa knowledge of good and evil, kung kakain sila, mabuksan yung pag-iisip nila. So, sabi pa sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17, another unusual tree found in the garden was the tree of life. So, Genesis chapter 2, verse 9, it was permissible for a man to eat of the tree. But he was not to eat of the tree that would give him the knowledge of good and evil. Lahat na pagkain, tree dito sa Garden of Eden na nilagay ng ating Panginoon, pwede silang kakain, except di ito na tree. Dahil itong commandments ng ating Panginoon na hindi nila kakainin dahil mabuksan yung pag-iisip nila sa knowledge of good and evil. He was in the state of innocence, eating of the tree would awaken his conscience. So, nasa state pa sila ng innocence, so kung kakain sila, mabuksan na yung isipan nila, yung conscience nila. So, the Lord had created Adam before Eve. So, itong tandaan natin na kinikreate ng ating Panginoon si Adam first, tapos si Eve. So, he noted that it was not good for a man to be alone. God said, I will make him and help me to be for him. Genesis chapter 12, verse 19. So, ang help me, ito'y translated sa Hebrew word na id. So, katuwang ng asawa ang babae. So, man given free will. So, sa nilagay ng ating Panginoon si Adam at saka si Eve dito sa Garden of Eden, binigyan siya ng free will ng ating Panginoon to choose. Maraming
nagsasabi na bakit pa nilagay ng Panginoon ang forbidden tree sa Garden of Eden, tuloy nagkasala si Adam at saka si Eve. Alam nyo, nilagay ng Panginoon ang forbidden tree in the midst of the Garden of Eden dahil hindi tayo ginawa ng ating Panginoon to become like a robot. Hindi tayo ginawa ng Panginoon na robot. May pag-iisip tayo to choose the good and evil. Nasa atin na yun. Ang minsan kasi sa ating desisyon, nagkamali tayo. Sa pagpili natin, magkamali tayo. Kaya kailangan na we choose wisely whom we will serve. Kasi hindi tayo, we cannot serve two master at the same time. Kaya itong nangyari kay Adam, kasi binigyan tayo ng free will of choice, so dito na yon nagsimula na silang nagkasala, the fall of man. Kasi ang ginawa ni kasi ito instruction ng Panginoon na hindi sila kakain. So first ang ginawa ni Eve, nakinig siya sa tempted ni Satanas, sa serpent. So ang ginawa ni Eve, nagpalapit siya dito. Alam niya na ito ay forbidden tree, pumunta pa siya doon at nagpalapit pa siya doon. At saka, kung hindi siya lumapit doon sa forbidden tree, hindi siya matitempted. Kasi actually, temptation is not sin, but yielding temptation is sin. Kasi kahit na ang ating Panginoon nga in His earthly ministry, tinitempt siya ni Satan. Nang dahil that times, ang ating Panginoon is manifested in flesh, yung pumunta siya dito sa sanglibutan. Nung nagfasting siya, tinitempt siya ni Satan na make this stone to be a bread. Pero sinabi ng Panginoon, kasi alam ng Panginoon na yun ay kay Satan, tempted ni Satan, kasi yung pagkaditi niya, sinusubukan ni Satan, kaya gawin yun ng Panginoon kung gusto niya, pero hindi niya yun ginawa. Ang sinabi ng Panginoon, man shall not live by bread alone. So, ang nangyari kasi kay Adam, ini-entertain niya yung Satan. Minsan kasi yung sala, yung sin, kung ini-entertain natin, dyan tayo magkasala. Nang dahil minsan nga, kung may, kasi dito yan sa pag-iisip. Alam nyo, ang ating pag-iisip is playground yan ni Satan. Kaya, dyan yan nag-create lahat. Minsan, iniisip mo, tapos hanggang ginagawa mo na. Kagaya sa mga tao na hindi kaagad nila yan ginagawa na. Gagaya, for example, sa mag-asawa. Ang mag-asawa is, kung gusto nilang mag-ano ng iba, nandiyan yan sa isip nila. Kaya ang sala, dito yan sa ang temptation na nagawa ni Eve dahil siya ay pumunta dito sa forbidden tree at ini-entertain niya ang serpent, ang Satan. Kaya sabi pa, alam niya si Satan, iti-twist niya yung word ng ating Panginoon. Ginagamitan pa siya ng word ng Panginoon, pero tinitwist niya ito. Kaya doon si Eve nagkasala. Kaya sabi pa dito, ito ang full man, eventually one of the five mistakes that Eve made was to visit the site of the tree of knowledge. So, first na mistake ni Eve, binivisit niya yung tree of knowledge, and then, alam na niya na yun ay forbidden tree, hindi na sana siya pumunta dito at ina-avoid niya ito. The abomination is found in Ephesians chapter 4 verse 27. Neither give place to the devil. Many hurtful temptation could be avoided if people stayed away from sinful environment. Sabi pa sa Ephesians chapter 4 verse 27. Kaya maraming mga kasalanan na ma-avoid natin kung tayo'y mag-stay away sa kasalanan. Hindi tayo papalapit. Kagaya ni Eve, ang kasalanan niya dito ay pumunta pa siya dito. Alam niya na forbidden tree na ito. Kaya siya na tempted. Kaya ang sabi pa dito na nevertheless, Eve as have multitude sinned then made the fatal error of knowingly and willingly making provision for temptation. So, Satan pays a visit
Also, so yung si Satanas, nag-visit din siya dito sa Forbidden Tree. Kasi ang purpose ni Satanas is makuha niya, matempted niya si Eve. Kaya nag-visit din si Satanas sa Forbidden Tree. And then naghintay ng opportunity kung paano niya ma-inject yung mga deceitful, ma-influence niya ang sitting sa Garden of Eden. And then he, alam ni Satanas na only one possible course of action, and that involved the forbidden tree. Alam ni Satanas na yun lamang ang action, isang action niyang magawa na ma-involve talaga ang forbidden tree, na ma-tempt niya, makuha niya yung tao doon na para ito'y magkasala. So sabi pa sa Genesis chapter 3 verse 1, Satan's first method of attack is always to question God's word. Ito yung una na method ng ating Satanas, na ni Satanas, na pag-attack sa atin is to question God's word. It's very sly and crafty way without actually denying God's word. He tempts mankind to question God's word. So ito yung tactics ni Satan, na i-question niya yung salita ng ating Panginoon. I-twist niya ito. Hindi siya mag-a-again sa salita ng Panginoon. Alam natin na si Satan ay isa siyang angel ng ating Panginoon before, na hindi pa siya nagkasala. Pero yung nagkasala na siya, na fallen angel siya si Lucifer, nang dahil sa kasalanan niya. Kaya ang ginawa ng Satanas, dahil alam niya na pupunta na siya sa lake of fire, ang ginawa ni Satan is manghihila siya ng matao na makasama niya doon sa lake of fire. Kaya yun ang ginawa niya sa first na taong ginawa ng ating Panginoon, para ma-fallen apart ito sa presensya ng ating Panginoon. So, ang temptation, Satan's wrong temptations, is, next, let us observe the difference in God's perspective and the devil's viewpoint by comparing word for word what it said. So, God said, of every tree of the garden, thou mayest freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Ito yung sabi ng Panginoon sa Genesis chapter 2, verse 16 to 17, na lahat ng pruta sa Garden of Eden makain mo, pero huwag niyong kainin yung nasa forbidden tree. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Pero si Satan, ang sabi ni Satan, Satan asked if God said, you shall not eat of every tree of the garden. Sabi pa ni Satan, nagtatanong siya, God said, you cannot eat every tree of the garden. So, para bang kini-question niya yung salita ng ating Panginoon. So, this change may be seen to be just a matter of semantics or a play on words. But when we are talking about the Word of God, every single word is crucial. The phrasing is critical and the perspective is important. This truth cannot be overemphasized. So, ang salita ng ating Panginoon is final. Hindi yan pwede nating i-twist o hindi natin pwedeng i-question. Kasi sabi pa ng Panginoon, kung sino yung magdagdag sa salita niya at saka magkulang, hindi natin ito pwedeng kulangan at dagdagan para hindi din tayo magkasala. Kaya kung ano ang sabi ng Panginoon, i-obey natin ito. So, the chains may be seem to be just a matter of semantic. Sabi pa dito na ang chains nito is a matter lang sa para bang kunti lang slide sa salita na ginawa ni Satan. Ginawa niyang question yung salita ng ating Panginoon. Kaya yung tatandaan natin na sabi ng Panginoon, pwede niyong makain lahat, pero huwag lang yung forbidden tree. Pero sabi pa ni Satan, is it? Sinabi yan ng Panginoon na hindi niyo pwedeng kain. Para bang
nag-place siya sa mind ni Abe para makuha niya yung attention ni Abe, matempted niya ito para si Abe kakain sa forbidden tree. So, Abe's lack of knowledge of the word of God. Kaya yun ang dahilan na si Abe ay na-tempted siya ng dahil she lack of knowledge. So, thank you for watching and God bless us all.